Ano ba sa inyo ang reason ng iyong success? Paano niyo naabot? Paano niyo naipasa? Hindi ba ninyo na-experience na ma-depress? Pero nakuha pa din ninyo ang inyong target na success? Na-overcome pa din ninyo ang inyong failure? So this is Veni Majoy C. Flores, and tonight I'm going to share with you the process of becoming a principal or overcoming failure because of reading. Because this month is a month of reading, I am going to share my experiences with my success when it comes about reading. So when it comes to reading. So last 2010, I got married and I found out a lot of secrets that really, really stressed and depressed me. So mahirap balikan, but you know, yung mental health, pag nawala yon or pag naapektuhan yon, kasama din natin ang physical health. I almost, actually, nagkasakit ako ng pneumonia by that time. So, 2010, mga, ano na ako nun, mga 6 years na ako sa teaching. TIC ako last 2009. So, almost a year pa lang ako sa pagka-TIC. So, pagka-TIC po sa teaching, pwede ka na pong maging principal. Mga 5 years or 3 years, pwede ka na mag-exam. So, by the time, na-depress ako 2010, 1 year pa lang akong TIC. But, I really make sure na yung mga, dahil hindi ako makatulog sa sobrang isipin ng mga kung ano-anong mga regrets or ano na pumapasok sa utak ko. Ang naging ano ko nun, ang naging parang companion ko talaga nun ay yung mga books, ano, especially yung manual ng 2000, manual 2000. So, yun ang ano kasi ng magiging principal. Yun ang mini-exam. Yung mga, yung nandun. Iba-ibang dimension yun. So, linalagay ko yun dun. At every time akong nakakapag, naiisipan ko na magkakaroon ako ng episode na naman ng masasamang pangitain, trauma, ganun. Yung mga bagay na dapat ginawa mo, hindi mo nagawa. Bakit mo nagawa? Bakit ka nagkamali yon? So, kapag naisip ko na naman yun, magbabasa ako ng books. So, ang ilaw ko na ay palagi lang bukas para mabasa ko lang palagi yung aking mga books. So, lumipas ang taon. Nag-exam ako 2014. No, 2014. So, nakuha ako yun sa isa. Kasi from cover to cover ang ano ko, hindi ko siya masyadong maintindihan kasi nga magulo nga yung utak ko. Pero, kahit ganun kagulo, ano ko pa din, iniisa-isa ko pa din yung mga babasahin, yung nakuha kong mga basahin. Kahit parang tuliro palagi yung utak ko, pero palagi ko pa din ginagawa yung magbasa. Siguro nagbabasa ako mga 12 o'clock. Kung anong oras ako nagising, ano, parang ayokong uminom ng tubig nung kasi nga pag ano ka ng pagjijingle, talagang mapap, magigising ka, tapos mahirap na naman bago makatulog. So, lahat talaga ng books, yun ang kasama ko dun sa pagtulog ko. Yung may kasama ko, kiwala. Nandun pa din yung books, ano. Kahit malaling araw, binubuksan ko yun. And then, isa pang therapy ko noon, bukod sa reading, ay pagre-remedial. Kasi nang nakaano ako, ang hindi ko lang naturuan sa elementary ay grade 3 and grade 2. Pero nakapagturo ako sa paneling yung parang tumutulong pa lang ako sa mother ko pag walang teacher. So, nung nakapasok na ako, hindi ko yung naturuan. Pero pagdating ko ng grade 4, mayroon pa palang hindi nakabasa. Almost 10 yun. So, ang ginawa ko nun, talagang nag-focus ako sa kanila. Even though ang tinuturo ko ay English or Filipino or math or science or MAPE, nagtuturo pa din ako ng pagbabasa. Ano? So, inahati ko yung marunong tapos yung hindi marunong pamagbasa. Tinuturuan ko sila pag nagsusulat yung nandito. Kasi product ako ng multi-grade. Nung elementary ako, grade 5 and 6, multi-grade ang tinuturoan ng mother ko at ako ay kanyang estudyante. So, dalawang taon akong may kasamang 5, may kasama kaming 6. Ano po. So, ang ginagawa ko ay talagang nagpapabasa ako. Yung parang, yung mapabasa ko sila, parang nagbibigay sa akin yung motivation to live. Ano, kasi by the time na hindi pa naman ako nakakapasa, hindi pa ako nakaka-exam ng principal, palagi akong parang nag-fail ako sa mga promotion kasi magulo yung mga papel ko, hindi na credit. So, series of failures and, you know, parang hindi naman talaga siya failures, pero parang
discouragement, yung palagi madi-discourage ka sa mga nangyayari sa sitwasyon sa buhay. And then, pag nakapabasa ko, parang it's an achievement or fulfillment na kahit ganun ang mga nangyayari na mga failures, pero may mga successes pa din. So, I am counting on the success. By the time nga, yung pag-garden, ini-effort ko talaga yung pag-garden at nagtatanim ako ng mga gulay, ng mga malunggay, mga beans, na talagang nagbigay sa akin ng talagang ani na kahit everyday ako magkuha ng sitaw. At kahit yung mga nagtatrabaho sa school, marami pa din. So, talagang along with the failures, ay parang nag-ano din ako ng mga success, small success matters. Okay. So, ang ginagawa ko ng sa remedial ay talagang kahit sa bahay, dinadala ko. Hindi nila alam kung gaano nila ako nabuhay. Nagbigay silang inspiration. Kaya, kahit maghapon, kahit talaga, ginagawa ko pa rin grade 4, at ginagawa ko pa rin yung reading wall para talagang matuto sila. Sabi nga nung teacher, bakit may reading wall dyan si ma'am? Grade 4 ang tinuturuan. Hindi nila alam, nagre-remedial ako. Talagang, yung hindi nakabasa, hindi nila alam, sila yung focus ko talaga kasi sila yung nagbibigay sa akin ng sense of fulfillment, sense of accomplishment na napangbawi ko dun sa mga nararamdaman kong regrets, depression, etc. So, ganun ko na ko. At after ng mga puyat na hindi ko naman talaga siya iniwasan na puyat. Ayoko nga pumagpuyat sana. Nakapasa ako and sa division nakapandalawa ako, sa ranking nakapang-first ako. So, dahil dun sa mga nangyaring malulungkot sa akin, talagang na-focus ko ang oras ko sa pagbabasa and I never regret na nangyari yun sa akin, although it hurts by that time, pero maganda pala ang outcome nun sa akin. Talagang kahit papaano hindi ako sumuko sa aking pangarap. By that time naisip ko, may mangyayari pa ba sa buhay ko? Parang naisip ko, wala na. Wala nang mangyari sa akin. Pero, unti-unti, parang sinasanay ko na nakaka-excite magkaroon ng, kahit hindi ako nagkaroon ng car ngayon, exciting pa din na magkaroon ng car, exciting pa din na magkaroon ng bagong bahay, ng mga sala sets, ng mga appliances. Parang, kahit kunting-kunting, dapat matuwa na ako. Kasi, hindi ko hihintayin yung mga malalaking events sa buhay ko. And part of my success is because of reading. So talagang binibigyan ko talaga ng importance ang reading. Kasi during my down moments, talagang nandun ang mga books para ako ay makatulog, maalis yung stress ko, malimutan ko yung mga regrets ko sa buhay. So I hope you learned something from this video. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next one. Bye!